Hello mga ka-idol phantom, isishare ko sa inyo nung nagpunta ako sa Germany, isa sa mga pinuntahan ko ay ang Dachau concentration camp nung mga panahon ng Nazi ng 1933 to 1945, so bali 12 years Nazi regime yan. So yan ang yan yung unang-una yan, yun yung sa gate yan, yan. So, yan. So ito yung mga nakasulat. And then dito sa nakikita nyo to, yan yung entrance, masyadong mataba, no? Masyadong makapal yung ano nyan. Ito yung writing sa gate nyan, na nakalimutan ko kung ibig sabihin. Tapos dun sa malaking wall nila, yan, ang laki-laki nyan, yan din yung isa sa mga writings nyan. Itong nakikita nyo ito, yan yung tinatawag na guardhouse. So, marami yan dun sa guardhouse. So, hindi ka basta-basta makakapakas dyan. So, yan. Isa yan sa nakita namin. Ngayon, ito yung pinuntahan namin. Ito naman yung pinaka-mapa ng buong area. So, bali yan yung kung saan yung mga location, kung nasaan kami ngayon. So, yan yung pinakamapa. Malaki talaga siya, pero hindi na talaga siya kung ano man yung nandyan. Wala na talaga yung ibang mga building kasi nga bumanda na. So, heto, naglalakad kami. So, bali, pupuntahan namin yung isa sa mga barracks na makita namin kung ano ang mga itsura. So yan, makikita nyo yung iba bakante na. Kung makikita nyo yung iba meron pang barracks, yung iba wala na. So dyan naman, meron kasing barracks na hindi ka pwedeng pumasok. Meron naman na pwede kang pumasok. Kaya yan, nandun lang kami sa labas. So ito yung tinatawag nilang infirmary. So sabi, yung barracks A and B daw, admin office yun. Tapos yung iba na, doon na nakalagay yung mga nakakulong. So yung mga prisoner. Ang sabi, noong 1943 daw, pinayagan sila kung halimbawang doon sa mga nakakulong, mga preso, may doktor, swerte nyo kasi pwede kayong magtulungan na paano kayo gagaling. Pero kapag hindi, wala kayong kasamang doktor, as talagang maghintay na lang kayo doon na malagutan kasi walang mahirap yung gamot, mahirap lahat. So, ganun kahirap. Dito makikita nyo, ito yung mga listahan kung ilan ang tao sa bawat barracks. So yan, nakita nyo yung mga tao, yan, yung mga preso, yan, ayan sila yung mga itsura nila. Dito naman, ito yung tinatawag nila na common. Yung common room nila, kung ano yung pwede nilang magawa doon sa common room, magkikita-kita sila. At ito naman yung pictures ng barracks nila noong 1933 hanggang 1937. Pero wala na nga na bomba yan. Kaya nung nagpunta kami, ito, reconstructed na siya. Nung nagpunta, katulad din niya, nung unang, you know, yung 1933, so ginaya nila, reconstruction. Ito nga sinabi dyan na na-reconstruct daw nila yung barracks. Dito naman, ang makikita nyo, yan yung pinaka, yung kung maglilinis sila, yan, cleaning room nila. Tapos ito, alam nyo na, hindi ko nasasabihin kung gusto mong magbawas, kung anong gusto mong gawin. Yan, yung sinasabi magbabawas sila. Ngayon, pagdating na doon, ito naman yung tinatawag na i-cremate na sila. So, yung cremation. So, ilan yung cremation, ano nila doon. So, hayan yon. Tapos, ito pa yung ibang mga cremation. Yan. So, yan yung ibang mga cremations. Tapos, ito yung fumigations room nila na, you know, malapit dun sa crematorium nila. So, ito yung malaking crematorium. So, magandang, you know, hindi ko masasayang
lang, maganda yung nakita ko. Nakakalungkot kasi nga yung mga nangyari noon. Yung mga gerang 1943 to 1945. Pero, yun ang natututo tayo ano ba yung mga nangyari na sa mga tao. So, pag nag-open ang border, yan. Subukan yung dalawin, makita nyo kung paano ang mga dinanas ng mga tao dyan. At salamat sa inyong pakikinig at panunood. So, maraming salamat.